الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sa mga kanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon ay magbabahagi na naman tayo ng karagdagang kaalaman na makakadagdag sa ating pananampalataya sa atin sa relihiyon natin Islam, pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin ang mundo ay punong-puno ng pagsubok at hindi na po maiwasan na lagi tayong nagkakaroon ng inggit sa ating kapatid o sa ating kapwa. Minsan naiinggit tayo sa ating kapatid na mayroon siya na wala tayo. Minsan nagkakaroon sila ng sasakyan, tapos naiinggit tayo, mayroon siyang sasakyan, tayo walang sasakyan. Mayroon siyang magandang bahay, tayo walang magandang bahay. Mayroon siyang magandang trabaho, tayo walang trabaho. Mayroon siyang marami siyang pera, tayo walang pera. So ano nga ba yung dapat nating kaingitan? Ito bang mga bagay na ito dito sa mundo ay dapat nating kaingitan? Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi sa hadith ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, hadith na naisalaysay ni Abdullah bin Mas'ud, kalugdan na wasya ng Allah. Qal, sinabi niya, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, La hasada illa fi ithnain, o la hasada illa fi ithnatain. Walang dapat na kaingitan yat maliban sa dalawang bagay lamang. Wala tayong dapat na kaingitan sa sino mang tao na nandirito sa mundo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, maliban sa nagtatangi sa dalawang bagay na mababanggit natin. Ibig sabihin, maliban dito, huwag tayo maingit. Una na dapat natin kaingitan, ang tinutukoy natin dito na ingit, mga kapatid, yung tinatawag nila na ghibta. Sa Arabic, ay tinatawag nila na ghibta. O yung ingit na walang kasamang paninira, o yung inggit na hindi mo siya pababagsakin at para masiraan mo siya. Hindi. Ito yung inggit na gusto mo na maging ganun ka rin sa kanya na walang paninira. Yun yung tinutukoy natin dito na inggit. Hindi yung inggit na nangyayari na nililibak mo yung kapatid mo, sinisiraan mo para bumagsak siya. Hindi po yun ang tinutukoy natin dito. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain, walang dapat na kaingitan ang pinag-usapan natin dito ay dito sa mundo. Maliban sa dalawang bagay, maliban sa tao na nagtatangi sa dalawang bagay na mababanggit natin. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, una, rajulun atahu Allahu malan. Ang lalaki, sabi niya, actually pangkalahatan dito, hindi lang po lalaki at babae, pangkalahatan ang tinutukoy dito. Ang isang lalaki, atahu Allahu malan, na binigyan siya ng Allah ng kayamanan. Ano yung ginawa niya sa kayamanan na mayroon siya? Fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Ginamit niya, ginugol niya ang kayamanan niya sa karapatan nito. Ibig sabihin, nagbigay siya ng kawang gawa, nagbigay siya ng zaka, tumutulong siya. So sa ibang riwaya ng hadith, فَهُوَ يُنْفِقُهُ أَنَا اللَّيْلِ وَأَنَا النَّهَارِ. Sa ibang hadith, bilang paglilinaw dito sa taong ito na binigyan ng Allah ng kayamanan, فَهُوَ يُنْفِقُهُ أَنَا اللَّيْلِ وَأَنَا النَّهَارِ. Ginagastos niya ang kayamanan na mayroon siya araw at gabi. Anong tinutukoy natin dito na ginagastos niya sa araw at gabi? Mayroon pang tao na araw at gabi ginagastos niya pera niya, maaaring bibili siya ng ganito, bibili niya to, hindi. Ang tinutukoy dito na فَهُوَ يُنْفِقُهُ أَنَا اللَّيْلِ وَأَنَا النَّهَارِ. Kapag kami dumating sa kanya na humihingi ng tulong, kahit anong oras, kahit hating gabi, kahit na siya tulog, pagkapag may dumating sa kanya na humihingi ng tulong, hindi niya tinatanggihan. So ito yung tao na dapat kaingitan. Hindi yung mga tao na maraming pera, pag sila ay hiningan ng tulong, hindi nagbibigay. Bagkus madadamot at itinatago nilang kanilang kayamanan at ayaw nilang mabawasan. Hindi yun ang dapat na kaingitan, mga kapatid. Hindi po dapat kaingitan yung maraming pera, magagandang bahay, magagandang sasakyan, maganda ang kanilang trabaho,
Kumbaga dito sa mundo ay maluwag ang kanilang pamumuhay, para bang kahit anong gusto nilang bilhin ay mabibili nila, pero hindi naman nagbibigay ng tulong. Madadamot, ha? Napakadamot nila. So hindi po yun ang dapat na kaingitan. Ang dapat na kaingitan natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung tao na mayroong kayamanan na kahit anong oras na sila ay hihinga ng tulong ng isang nangangailangan, hindi nila kailan matatanggihan. May dumating sa kanya na gustong humingi ng tulong dahil may ang anak niya na ospital. Hindi siya tatanggi, magbibigay siya agad. Wala kang maririnig sa kanya na pagtanggi. May humingi sa kanya ng tulong na dahil kailangan niya ng pagkain, hindi niya tatanggihan. Walang pagtanggi sa kanya. Hindi siya madamot. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya na ang taong mabait, ang taong mapagbigay ay napakalapit sa mga tao. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-karimu karibun ilan nasi wa karibun ilallah wa karibun ilal jannah. Ang taong mapagbigay, matulungin ay malapit siya sa mga tao, ha? Malapit siya sa Allah at malapit siya sa paraiso. Pero ang taong madamot, ha? Marami namang pera pero pag pinara mo yung sasakyan, hindi ka pa sasakayin. Baka mamaya, mababa pang tingin sa'yo. Tapos, ikinakahiya pa ng tao kasi hindi naman talaga tumutulong. Marami ang pera, hindi yun ang dapat ng kaingitan. Ang kaingitan natin, basta may rin siyang kayamanan, kahit hindi siya pinakamayaman, pero grabe siya kung tumulong. Anytime, anong oras na may dumating sa kanya na nangangailangan, hindi niya tinatanggihan. So, yan po ang una na dapat na kaingitan natin. Hindi yung maraming pera, pero pag dating sa tulong ay napakahirap na tumulong sa kanyang kapatid o sa kanyang kapwa. Ang pagtulong dito, mapa non-Muslim o Muslim ang kanyang tinutulungan ay hindi niya tinatanggihan. So yan ang dapat nating kaingitan na una. Pangalawa na dapat nating kaingitan, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. Sa ibang riwaya, رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُمُ بِهِ أَنَا أَلَّيْلِ وَأَنَا النَّهَرِ. Pangalawang dapat natin kaingitan dito sa mundo ay ang lalaki, ang tao, na binigyan siya ng Allah ng kaalaman sa Quran. Ha? This ay ibang riwaya, binigyan siya ng Allah ng kaalaman sa Quran, binabasa niya ito sa araw at gabi at itinuturo niya ito anumang oras at wala siyang pinapalagpas. Anumang mabasa niya sa Quran, itinuturo niya at sinasabuhay niya. At yun din ang isinasabatas niya sa mga tao at sa kanyang sarili. So ayon sa pakahulugan ng ating mga ulama, lalong-lalo doon sa hadith na sabi niya, Rajulun atahu Allahu hikma. Sabi ng ating mga ulama, ang hikma dito ay hadith, ay sunnah. Kasi ang ibang pakahulugan sa hikma ay sunnah. Meron siyang kaalaman sa hadith. Ayon naman sa ibang mga ulama, sabi nila, mayroon siyang kaalaman na malawak sa Islam. So bilang kapag inipon natin ang pananaw ng ating mga ulama, kasi kapag binanggit ang mga sahaba sa na sila ay maraming kaalaman sa Quran, ang tinutukoy dito, maalam na sila pati sa batas. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Ibig sabihin, ang mga sahaba, maalam na yan sila sa batas. Hindi lang sila maalam sa Quran, hindi sila maalam sa Tajwid, kasi may mga tao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na maalam sa Quran, maalam sa Tajwid, maganda ang busis, sa ulo ang Quran, nagtuturo ng Quran, pero hindi niya alam yung mga batas. Hindi niya alam kung ano yung mga batas diyan sa Quran. Kasi ang Quran, mga kapatid, hindi lang po yan sila sa ulo lamang. Dapat alam mo rin yung batas. Ano bang nakalagay diyan? Ano bang batas pag ginawa ito? Kumbaga, pag siya ay sumasagot, pag siya ay nagahatol, alinsunod sa Quran at alinsunod sa hadith, malawak ang kanyang kaalaman. Itinuturo niya, hindi niya pinagdadamot ang kaalaman na mayroon siya. Kahit anong oras ay nagtuturo siya. Araw at gabi, binabasa niya sa sala, itinuturo niya sa mga tao na walang kapalit. Ginagawa niya ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malawak ang kanyang kaalaman. Hindi siya nagyayabang. Nagtuturo at nagpapakumbaba. Ito yung dapat na kaingitan. At pag siya ay naghatol sa mga tao, gamit ang Quran, gamit ang hadith. Pag siya ay tinanong, gamit ang Quran, gamit ang hadith. Ibig sabihin, malawak ang kanyang kaalaman. Yan ang pangalawang dapat na kaingitan. Hindi natin dapat kaingitan ang mga matataas ang natapos sa makamundong usapin. Katulad halimbawa, nag-aral ng doktor, nag-aral ng medicine, nag-aral ng inhinyero, engineer, nag-aral ng science, hindi po yan ang dapat makaingitan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam.
O kaya siya ay mayor, siya ay presidente, o anumang katungkulan mayroon siya sa mundo, hindi po yan ang dapat nakiinggitan. Ulitin ko, ang dapat nakiinggitan, una, maraming kayamanan, o kahit na hindi ganun kadami ang kayamanan niya, pero kahit anong oras kang hihiling sa kanya ng tulong, hindi kanya tatanggihan. Pangalawa, na dapat kaingitan ang taong maalam, ginagawa niya sa kanyang sarili at itinuturo niya ito sa mga tao at malawak ang kanyang kaalaman, hindi yung konti lang ang kaalaman kundi malawak ang kanyang kaalaman at ginagamit niya ito at itinuturo niya sa mga tao. Kapag siya itinanong, ang isasagot niya ay mula sa Quran, mula sa Hadith. Kapag siya ay nagturo, mula sa Quran, mula sa Hadith. At araw at gabi, pag siya ay nagsasala, binabasa niya palagi ang Quran, itinuturo niya sa mga tao at isinasabuhay niya ito. At napakalawak at napakadami ng kanyang kaalaman pagdating sa bagay na ito, ito lang ang dapat nakinggitan natin. Maliban dito, huwag ka na maingit. Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "La tanduru ila man huwa fawqakum, wanduru ila man huwa asfala minkum." Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong tumingin sa taas niyo. Huwag niyong tingnan yung mga mayayaman, yung mga mayor, yung mga presidente, yung mga matataas mga direktor, yung matataas ang kanilang katungkulan, malalaki ang kanilang mga sahod, huwag niyo po silang kaingitan. Ha? Yung mga sikat, hindi po sila dapat nakaingitan. Ang dapat yung kaingitan, na kapatid sa panampalatayang Islam, yung may alam at nagtuturo sa karamihan at walang kapalit. Ika nga, araw at gabi, pwede silang pagtanungan. Yung may kayamanan, kahit anong oras, pag humiling sa kanila, ay tumutulong at walang pagtanggi. Kasi kapag tumingin kayo sa ano, pag tumingin kayo sa taas nyo, dito magkakaroon kayo ng inggit na para bang sabi mo, buti pa sila, hindi ka magpapasalamat sa Allah. Kaya dapat tumingin tayo sa nasa ibaba natin at mas lalo nating mararamdaman na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang biyaya sa atin. At ganun talagang buhay, dhalika fadlullah yu'tihi may yasha, ganun talaga yung ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang pagiging mabuti sa atin ay hindi niya ibibigay ng pantay-pantay yan. So mayroon na mataas, mayroong mababa, pero dapat wag nating kakalimutan na magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala kung anong mayroon tayo. Pero kung magkaroon natin ng inggit, mga kapatid, tandaan ninyo, pagka ikaw na inggit sa mga gawain na yon, tapos sasabihin mo sa sarili mo, sana mayroon, maging ganun din ako, ay isusulat pa rin sa iyo ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan ninyo na kung ano ang kinainggitan mo at naghahangad ka na sana masaulo ko rin yung Quran, sana magkaroon din ako ng malawak na kaalaman, sana kung mayroon din akong ganyang pera, ay gagamitin ko rin ito sa landas ng Allah. Tandaan mo, yung intention mo na yan, gagantin pa lang ka ng Allah na katulad ng ginagawa niya na hindi mo nagagawa. Ha? Katulad ng ginagawa niya na hindi mo nagagawa. Katulad ng hadith na nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa hadith, dahil masyado na pumahaba, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafarin. Isummarize ko lang na yung intention mo ay gagantimpalaan ka ng Allah kahit hindi mo nagawa. Ano yun? Katulad halimbawa, mayroon abdun razakahullahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Una, yung tao na binigyan ng Allah ng kayamanan, biniyayaan siya ng kayamanan at kaalaman. Ha? Binigyan siya ng Allah ng kayamanan at kaalaman fa huwa yattaqi fihi rabbahu, at natatakot siya sa Allah kaya ginagamit niya ito sa tama. وَيَسِلُ فِيهِ رَحِمَهُ, at dito ay ginagamit niya ito para hindi maputol ang ugnayan niya sa kanyang mga kamag-anak. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا, at alam niya ang Allah ay may karapatan sa kanya sa mga bagay na ito. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ, ito yung pinakamainam na pinakamataas na antas sa tao na nagtatangi. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا, at mayroon namang taong na biniyayaan ng Allah ng kaalaman pero wala siyang kayamanan. Mayroon kaalaman pero hindi siya mapera. Hindi, pag hiningan ng tulong, hindi siya makatulong. Mayroon siyang kaalaman pero walang pera. Sabi siya, hindi kumplito. So, sasabihin niya, pahuwa sadiqun niya, yakul, pero ang intention niya, alam niyo sasabihin niya, law anna limalan, la'alimtu bi'amali fulan. Sabi niya, siguro kung mayroon lang akong pera na kagaya niya, kasi kaalaman lang mayroon siya, gagamitin ko rin ang pera, kahit anong oras may hihiling sa akin, magbibigay ako. Pahuwa biniyatihi, faajruhuma sawa, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At gagantimpalaan siya ng Allah kagaya ng intention niya. At ang gantimpala nila ay pareho. Biruin mo sa intention pa lang. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pamamagitan ng maganda nating intention na gusto nating makamit, ang nakamit ng kapatid natin na mabuti, tapos hindi natin magawa,
Kung maganda ang intensyon natin, gagantimpalaan kayo ng Allah kagaya nung nagagawa niya kahit hindi mo nagawa. Basta maganda ang intensyon mo, nasasabihin mo, kung mayroon lang akong ganyan, gagamitin ko sa landas ng Allah. Kung mayroon lang akong pera, magpapatayo ako ng masjid. Kung mayroon lang akong kaalaman, magtuturo ako sa mga tao. Kahit hindi mo yan nagawa, isusulat pa rin sa iyo ng Allah. Subhanallah. Ganun ka mahabagin, kamaawain ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin kahit hindi mo nagawa. Basta nag-intensyon ka na maganda na makamit mo ang mayroon siya, isusulat pa rin sa iyo ng Allah ang gantimpala na kagaya ng nagagawa niya. So, Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.